guys are all doing, it's me, Grace. Welcome back to my channel. Sorry for being MIA for the past weeks since I've been really busy with work. But now, finally, I am doing a video for you guys. So, I know this video or this review has been long overdue kasi I promised that I will give you guys a review of the products na binili ko. So, as you can tell from the title of this video, this is going to be my review of the products or skincare products na binili ko from Miniso and Mumu. So, what products are worth buying and what are not. So, if you wanna know my thoughts, my experiences while using these products, please keep on watching. So, before I start pala, sorry if like the quality of this video is really not that good kasi I am just using my phone's camera to film this video. Basahan na lang natin with the Mumuso products na binili ko. Sana wala akong nakalimutan kasi alam ko ito lang talaga yung mga binili ko. Okay, so ito po yung mga items na binili ko from Mumuso. Itong aloe vera gel, itong rose fresh rose water, and then itong cleanser. Simulan natin with the Mumuso aloe vera gel. For me, this is really a good buy kasi I think... And, pero hindi pa naman talaga rin kasi ako nakasubok ng iba. Pero, okay na okay siya, guys. Kasi, it's multi-purpose. It to moisturize as well as hydrate, repair, and brighten skin. I use this every morning bago ako pumasok kasi it's really, really lightweight. Good siya na moisturizer. Hindi mo mag-feel actually na meron kang aloe vera gel sa mukha mo kasi mabilis siyang i-absorb ng face. So, hindi rin siya malagkit. Hindi rin siya yung feeling ng ibang moisturizer, diba, na mabigat sa face and all. Siya, hindi siya ganon. Plus, ginagamit ko din ito sa hair ko kapag feeling ko is super duper dry ng hair ko. So, nilalagay ko rin siya sa hair ko as well as sa dry areas ng body ko. So, actually, konti na nga lang siya. Makikita nyo ba? Ayan na lang siya. So, this is really worth buying. I am thinking of buying yung Nature Republic para makompare ko lang silang dalawa if like it's either splurge or save. Pero ayun, for me, this is really worth buying sa mga nag-iisip like bibilhin ko ba to or Nature Republic. Ayun, it really really works and mura lang siya, guys. 99 pesos lang siya. Next item na binili ko is yung itong Mumuso fresh rose water. Oh my gosh, nakalimutan ko na naman yung name nito kasi sobrang haba. Lalagay ko na lang sa description box sa baba. Pero anyways, ayun nga, ito na lang siya, guys, kung makikita nyo. Kasi ginagamit ko to every night together with my compressed mask na papakita ko na nga lang din. Pero this is from Miniso. So kung makikita nyo, dalawa na lang yung natira. Ito yung ginagamit ko na DIY facial mask for my evening routine. Kasi feeling ko mas makakatipid talaga kayo doon dito compared to buying yung mga naka-separate sheet mask. Pero okay din yun sa akin. It's just that for like a person na who is on a budget, I highly suggest na magalito na lang kayo. Since this is only 149 pesos and then ito naman is 99 pesos. I believe this is 30 pieces to. So parang compare nyo guys, 350 pesos. So, sobrang laki na matitipid nyo. And, ako okay din siya. Very moisturizing. Halos, ang napansin ko pala sa mga products or skincare products ng Miniso and Mumuso is that they are all moisturizing and sobrang mild nila sa skin. Wala siya yung parang, if i-compare mo siya sa commercially available skincare products, mas may masting sensation yon. Yung feeling mo, kinukuha na talaga niya yung lahat ng natural moisture ng skin mo. Ito, yung mga products na to na ginamit ko, wala siyang ganung feeling. So, okay na okay siya. For me, this is worth buying. Next naman, nakibili ko sa Mumuso, is itong parang kamukha ng green tea, ito ko is green tea, facial cleanser ng Innisfree. So, ito siya. This is for 149 pesos, guys. And usually, ginagamit ko to kapag nagkakaroon ako ng breakouts na naging madalas itong mga nakaraang linggo kasi madalas ako magpuyat. So, ayan, guys, nakikita nyo, may mga
Ito lang actually, may active pimple ako ngayon. So ito, green tea kasi it actually helps lessen or parang mabawasan yung pagka red ng mga pimples as well as para mabawasan yung pagka irritate ng skin nyo. So ito siya. Okay siya. Hindi rin siya ganun ka-drying sa mukha. Ang ayoko lang sa kanya kapag nadikit siya dito sa mata nyo or like pumasok siya sa mata nyo, ang sakit niya. So, ayun lang. Try to avoid putting this near your eyes kasi masakit siya talaga. So, next or last item na binili ko from Momuso. And like, ito yung parang pinaka-pinaka-pinakang unang product na binili ko sa Momuso. Ito yung Momuso Oil Control Spray. Alam ko, nabanggit ko na sa inyo to dati, pero ngayon ko lang siya para magagawa ng short review. Binili ko to for, I believe, 149 pesos. And may takip to. Wala lang, lagi yung takip. Pero ito yung itsura niya. And tatanungin niyo ako if nakakakontrol ba talaga siya ng oil. For me, hindi yan nakakontrol yung oil ko. Well, hindi ko alam sa iba. Kasi sobrang oily talaga ng face ko. So, hindi niya na-control yung pagka-oily ng face ko. But, nakakatulong siyang mag-set ng makeup. I mean, yung natatanggal yung mga excess na makeup sa mukha mo, na it makes your makeup look more natural. So, para siyang setting spray. Sa mga Miniso products na binili ko, guys. Okay, so ito lang yung kaisa-isahang makeup product na binili ko from Miniso. Ang itsura niya, guys. And ang kinuha kong shade is Dark Coffee. Alam nyo, sobrang in love ako dito. Kasi, 99 pesos each lang to, guys. Pero, ang ganda. It's actually what I am using on my eyebrows right now. Sobrang, if you want something na it looks natural, good for everyday, I highly suggest na bilhin nyo to. Plus, nakasama na siya smoothie, guys. So, diba? It's really good if like gusto nyo mag-retouch or like ginagawa nyo yung makeup nyo sa office. Okay siya kasi pwede mo i-retouch yung kilay mo. Plus, ang gusto ko sa kanya is that diba nga sobrang oily ng face ko. So, parang hindi siya ganun kabilis matanggal sa mukha ko. Pero, ang ginagawa ko kasi sa kanya is sinisel ko siya with powder. Kaya parang medyo mas matagal siya. Pero ngayon, wait. So, ito, hindi ko to sinet, guys, ha. Ito yung itsura niya. So, the eyebrow pencil alone. And it's really good. Is yung mga binili ko sa Miniso. Itong Snowy Cotton Foam Cleanser. And then, itong Oil Control Facial Cleanser. Ito yung itsura nila. Both are for 149 pesos. Alam nyo guys, kung ipapapiliin nyo ako dito sa tatlong facial cleanser na binili ko, if like kung ano mas gusto ko, definitely ito. As in, ito yung favorite ko. Just because first is that sobrang cute niya kasi nga cotton and siya. Parang foam, pag ginamit mo siya, foam siya lalabas. So, sobrang cute. And then, kapag nilagay mo siya sa face mo, sobrang mag-feel mo na moisturizing siya. So, kapag winash off mo siya, nararamdaman mo na na-moisturize na actually yung skin mo. Yung hindi siya yung parang sinaswipe niya yung natural, yung parang squeaky feeling ng commercially available na mga cleansers. Ito, sobrang moisturizing niya and nakakaiwan talaga siya ng moisture sa face mo after mo maglinis sa mukha. So, ito yung favorite kong ginagamit sa morning. Since, hindi naman ganun kadumi yung face ko, diba? Pero, for usual days, ito yung ginagamit ko, yung dalawa kong cleanser. So, ayun. Next naman is this Miniso Aloe Vera Moisturizing Toner. Gusto ko rin to, guys, kasi nga, sabi ko nga kanina, lahat naman ng items na binili ko are like, really, really moisturizing. Ito, wala kang mararamdaman sa kanyang stinging sensation if like, you would compare it sa Eskinol, ganun. Wala siyang ganong feeling. Pag nilagay mo siya, and like, kunyari, di ba, may sugat ka na, cystic pimple, ganun. Hindi siya nakaka-irritate, na sobrang smooth pa niya, na parang pag after mo siyang gamitin, parang ang lambot-lambot ng skin mo. So, natutuwa ako sa kanya, and naman yung konti na lang siya, na half ko na siya. So, this is, again, worth buying.
Second to the last item na binili ko is the Miniso Aloe Soothing Facial Spray. And this is how it looks like. This is for 149 pesos. I love using this especially noong summer. Kasi nakakatanggal siya ng init sa mukha or parang nakaka-refresh siya ng mukha. Plus, aloe siya. So, ang bangon niya, parang it brings back yung moisture or yung freshness ng face nyo. Ginagamit ko rin po kapag may shoot kami kasi nga, nakakabuhay rin siya ng diwa kapag gabi or like, nakaka-fresh nga siya ng feeling. So, ayan, 149 pesos lang. Ang ayoko lang dito is yung pump niya na hindi ko lang kung makikita nyo, pero ayun o, oh, sobrang nipis! Tapos kaya pag nilagay mo siya sa mukha mo, magugulat ka talaga kapag spray mo siya. So, ayun lang. Sana ayusin ang spray, ng facial spray na ito dahil sobrang nakakagulat. Ang last item na ipapakita ko sa inyo na pinili ko from Miniso and the only thing na hindi ko nagustuhan sa lahat ng pinili ko sa Miniso is itong green tea moisturizing serum. This is for 149 pesos. Hindi ko nakita yung effect niya sa mukha ko. I mean, nilalagay ko siya sa mukha ko and all. Pero feeling ko, wala siyang nagagawa for my face. It's moisturizing. That's it. Pero parang, hindi rin eh. Hindi ko makita yung naging effect niya sa mukha ko. So, parang ako, parang hindi ko na uulitin bilhin ko. Ang ganda pa naman ng packaging niya, guys. So, tas meron pa siyang parang dropper nakasama, diba? So, parang ako medyo high expectations for this product. Pero, if like akong tatanungin ninyo, wala akong nakitang effect. So, ayun lang. Thank you so much for watching. This is just short and sweet review. I hope you guys enjoyed watching and you find the things that I bought or the things that I said to you helpful sa pagbili ng mga items sa Miniso and Mumuso. That's it for this video. I hope you guys enjoyed watching. Overall, I am really happy with my purchases kasi they are really budget friendly and they work. So, ayun lang. If you wanna try Miniso and Mumuso products, I highly suggest na gamitin nyo or bilhin nyo yung mga products na binili ko. I will see you in my next video. Bye-bye!